gagawin tayong gawain kung saan papangkatin po ang klase sa tatlo at ang bawat pangkat ay kukuha ng isang larawan. Meron din akong ilalagay ng mga bugtong sa pisara at pag natapos nyo ng mabuo yung larawan ay ilalagay nyo sa ibaba ang angkop na larawan para sa bukod na iyon. So, group 1, group 2, and group 3. Sige mo na ng isang bilog. Bilog. One, two, three, group two, and one, kanina.
Yeah.
Grabe. Sige, masaya ng sabay-sabay. Ang buod ay
lang hindi mag-take note dahil may ibibigay naman akong fact sheets. Saan dyan?
dapat sa pagsulat ng buod ay tama ang iyong gagamitin bantas at mga gramatika. So dito sa ikalimang hakbang ay natapos yun ang isulat ng inyong buod. Kaya kinakailangang i-proofread, ubalik o basahin muli ang iyong sinulat upang matuntun mo kung ano kung at mabastuhan mo ang mga maling gramatika at bantas. Sige. Ano nga ulit ang pagbubuod ng ga? Ano nga ulit ang pagbubuod? Pagbibigay ng opinion sa isang kwento. Tama, pagsasummarize o pagpapaintili ng isang akda na iyong binasa. Ngayon, ilan ba ang hakbang sa pagsulat ng buod na ating tinalakay? Lima. Tama, meron tayong limang hakbang sa pagsulat ng buod at maaari ka bang magbigay ng dalawa sa mga iyon? Bakit wala kang idea? Sige na. Magbigay lang ng sige isa. Magbigay ka lang ng isa. Magbigay ka lang ng isang hakba. Pagkulin ang mga pinagmalagang isipan sa dito at itala ang mga ito sa papel. Hinaan mo ito ay nagdramatika at pagpa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 pagp
Salamat. Ang bigay naman ng dalawa pa na hindi nabanggit niya na. Sige, ibigay mo naman ang panghuli langga na tabi.
ang gagawin? Ano kaya ang kanyang susunod na gagawin? Basahin lang ba? Maaari mo magpaliwanag lang ba kung ano ang ibig sabihin ng ikalimang pangyayari?
sharing us today. Yes, we are. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray and do thou, O Prince of the Heavenly.